Kumbinsido right. ako doon. Tatlong dahilan. Una, tingnan nyo lang yung picture ni Guo Huaping. No? Yung similarities, hindi natin matatanggal eh. No? Talagang hawig na hawig at kamukhang-kamukha nyo yung bata doon sa application for special investors resident visa. Pangalawa, doon sa dokumentong yan, nakasulat kung sino yung nanay niya. Si Wen Yilin. Yun yung sinasabi niyo before. Oo, na sinasabi natin sa mga naririnig namin information, si Wen Yilin ang nanay, biological mother ni Alice Guo. I'm very, very confident na iisang tao si Guo Huaping at si Alice. So sir, tungkol dun sa na document na na-present nyo na posibleng ito yung tunay na identity ni suspended Bandan Mayor Alice Guo. Sir, ano yung way para ma-validate na talagang siya yun? Unang-una, kumbinsido ako na si Guo Huaping ay si Alice Guo. Kumbinsido ako doon. Tatlong dahilan. Una, tingnan nyo lang yung picture ni Guo Huaping. No? Yung similarities, hindi natin matatanggal eh. Talagang hawig na hawig at kamukhang-kamukha nyo yung bata doon sa application for special investors resident visa. Pangalawa, doon sa dokumentong yan, nakasulat kung sino yung nanay niya. Si Wen Yilin. Yung sinasabi niyo before. Oo, na sinasabi natin sa mga naririnig namin information, si Wen Yilin ang nanay, biological mother ni Alice Guo. Doon sa application nila for special investors resident visa, nakasulat doon si Wen Yilin ang kanyang mother. At yung address ni Wen Yilin doon ay the same address na nasa Valenzuela. Nakasulat doon 58 T Santiago Street, Valenzuela. Yun ang exactly the same address na nakalagay sa incorporation papers ng mga Guo families. No? T Santiago Street, Valenzuela City. So, yung papel sa special investors resident visa at yung mga incorporation papers na tugma yung address. So, ibig sabihin, consistent si Wen Yilin nakatira doon sa Valenzuela address. At pangatlo, kung titingnan natin yung kabuuan na storya, dahil dumating dito si Guo Huaping ng 13 years old, talagang wala silang maipapakitang birth records at walang maipapakitang school records. Kaya nagsinungaling sila doon sa birth certificate dahil wala nga maipakitang records eh. So, ang naging daan nila para mabigyan siya ng Filipino citizen Filipino citizenship ay yung Peking birth certificate na nagsinungaling yung kanyang tatay at sinabi niya na Filipino siya, Filipino si Amelia Leal, therefore Filipino si Alice Guo. No? So, in other words, pag titignan mo yung kabuuan storya, parang ngayon lumilinaw na kung bakit pineke yung kanyang birth certificate. So sir, can we say wala nang lusot si Mayor Guo dito? Ako, malinaw na si Guo Huaping ay si Mayor Alice Guo. At magbe-verify pa kami ng mga ibang information para ma-establish yan. But initially, I'm very, very confident na iisang tao si Guo Huaping at si Alice Guo. So once na ma-establish, sir, lalabas ba na maraming tayong batas na nilabag itong si Mayor Guo at ang kanyang pamilya? Well, unang-una, yung birth certificate system natin, linabag nila. Sinabi ko nga, binaboy nila yung late registration para mabigyan siya ng Filipino citizenship. Dahil kung Filipino citizen ka, pwede ka magtayo ng negosyo, pwede ka bumili ng lupa, pwede kang tumakbo for public office. At kung titignan natin kabuuan, na nakakatakot rin yung nangyari dahil with this late registration, nakatakbo. Talagang nanalo. No? Sabi ko nga, naisahan tayo dito dahil nanalo itong kandidato na dala-dala niyo yung fake birth certificate niya. No? At ang nakakatakot dito, baka may iba pang ganitong case sa Pilipinas. Eh. Hindi lang natin alam ngayon dahil hindi high profile. But sabi nga ng Philippine Statistics Authority, meron silang 300 na cases of late registration na irregular, of which 60 plus ay nakakuha ng passport. So, makikita natin na talagang malaking reforma ang dapat natin gawin sa pag-i-issue ng birth certificate at ng late registration.
Sir Demir Fak, na yung documents galing ng Bureau of Immigration at saka Board of Investment. So ito rin ba hawak na rin ng Office of the Solicitor General para dun sa magagamit nila dun sa co-warranto case against? Magagamit nila yan. Ang aking panawagan sa Office of the Solicitor General, kumuha na ng official documents kasi ito pinadala sa Senate. Sila mismo kumuha ng official documents from the Bureau of from the Board of Investments, from the Bureau of Immigration, para official yung hawak nilang dokumento. Mm-hmm. Although itong si Mayor Guo sa pamagitan ng kanyang abogado, dinideny niya yung documents na hawak niyo, sir. Yeah, dahil ang narrative nila, nabuntis nung kanyang ima yung kasambahay. Mm-hmm. Yun ang narrative nila. But if you look at the four late registration birth certificate, meron na apat eh. Mm-hmm. Kay Alice Go, kay Sheila Go, kay Simon Go, kay Wesley Go. Pare-pareho yung nanay, si Amelia Lial, in those four birth certificate, late registration birth certificate. So, ibig sabihin, apat na beses na buntis yung kasambahay. Mm-hmm. No? So, by that alone, parang magdududa ka, diba? Na apat na beses na buntis yung kasambahay nila at ipinganak apat na yung magkakapatid na yun, no? Mm-hmm. Okay, Mav. And then si Beck. Sir, ano lang po yung nakikita ninyo na posibleng motibo why they went through all these lengths para makakuha po ng Filipino citizenship? Yung naturalization process natin medyo mabusisi, no? Mm-hmm. For obvious reason, gusto nating yung mga dayuhan na gusto maging Pilipino, gusto natin masigurado na may contribution sila sa ating bansa at magiging mabuting mamamayan sila ng ating bansa. So may proseso dyan, no? Judicial, administrative, and legislative. Kung matatandaan nyo dito sa Congress, marami tayong ini-sponsor na maging Filipino, no? In iba ay si iba ay sports personalities, athletes, mm-hmm. iba ay tumutulong i-promote yung bansa natin. So alam natin itong mga taong to ay magiging produktibong mamayan ng ating bansa. Tinignan rin namin yung lahat ng legislative naturalization process for the last ilan years yun? 20 years? Mm-hmm. Wala kami nakitang Go Hopping o wala rin kaming nakitang Alice Go. No? So, hindi siya dumaan dito sa Kongreso. No? That's for sure. No? At nag-issue na ang PSA na walang naturalization papers si Alice Go. Nagbigay na sa amin ng certification doon. Mm-hmm. So, pinapacheck lang namin sa judicial kung merong naturalization process through the judicial route. Mm-hmm. But, yan kasi mahirap eh. Dapat patunayan mo na maganda yung ginagawa mo dito. Patunayan mo na magiging mabuting mamayan ka. So, mabusisi rin yung proseso. Pero tama yon kasi hindi naman tayo pwedeng basta-basta mag-naturalize. No, gusto natin masigurado, matiyak natin na maayos itong ina-naturalize natin. Mm-hmm. Pero obviously, sir, napakarami pa rin loopholes kaya nalilusutan, di ba? Actually, dapat tignan natin yung mas malaking larawan, yung the bigger picture na naaabuso talaga itong late registration natin. Mm-hmm. At ang nakakatakot dito, pwede silang bumili ng lupa. Yan ang shortcut para makabili ng lupa. Mm-hmm. In fact, nung tinignan namin records between 2008 to 2011, si Go Hopping at si Alice Go nagta-travel sila in and out of our country. So mm-hmm. ibig sabihin, ginamit ni Go Hopping yung kanyang Chinese passport at mm-hmm. ginamit rin niya yung kanyang Filipino passport in and out of our country. We so have the passport numbers on record. So, dalawang passport meron? Dalawang passport niya. Tumigil lang siya lumipad noong 2011. Mm-hmm. So, from 2008 to 2011, nakita namin itong dalawang pangalan, si Go Hopping at si Alice Go, lumilipad at the same time. So, most likely, ginamit niya yung dalawang passport niya. Mm-hmm. Sir, next week, may another hearing, yung Committee on Women. So, invited yes. dito ulit si Mayor Alice Go at mm-hmm. kukonfrontahin niyo ba about this yes, document? Yes, definitely. No, ikukonfront namin siya. At gusto namin marinig yung kanyang sagot. But by the statements of his lawyers, obviously, i-deny niya yan. Ano? So, but matibay na ito. I think itong ebidensya galing sa
Board of Investments, matibay at nagpapatunay na si Guo Huaping at si Alice Guo iisang tao lang. Sir, initiative ng BOI at saka ng BI yung pag-provide sa inyo ng document para makatulong sa investigation ng Senate? Hindi. Nung binigay sa amin ng BI yung passport records ng kanyang ama, si Guo Jiangjong, mm-hmm, at si Wen Yili, nakita namin na yung visa nila is Special Investors Resident Visa. Mm-hmm. No? So that's yung visa na ginamit nila para makapasok at labas sila ng bansa natin. Mm-hmm. So hiningi namin sa Board of Investments, mm-hmm, yung mga supporting papers nito. At yun, pinadala nila itong mga supporting papers ng application. At yun na nakita ninyo? At yun na nakita. Oh. Actually, marami yun. Ha? May mga iba pa siyang kapatid doon. Oh. Doon sa supporting papers. Okay, Ma Ben Denvec nga pala. So, sir, yung apat na magkakapatid, nandun po sila lahat sa dependents? Tatlo. Doon sa pinadala ng Board of Investments, ito yung aking personal na analysis. Ha? Mm-hmm. Si Wen Yili, may tatlong anak. Mm-hmm. Pero si Guo Jiangjong, may ibang kasama o ibang asawa. Uh-huh. No? So, dalawang groups ang pinadala. Yung group ni Guo Jiangjong na may asawa at anak, at pinadala yung kay Lin Wenyi na may mga anak rin. No? So, dalawang groups ang pinadala. No? So, ang aking pag-aanalisa, uh-huh, si Guo Jiangjong may asawa, uh-huh, at si Wen Yili ibang pamilya. O kinakasama niya o asawa niya. Hindi ko lang alam kung they are married or not. No? Pero definitely kinakasama niya yun. No? Mm-hmm. At sinabi rin naman sa mga press statements ni Guo Huaping. Salip na Alice Guo. Guo Huaping na si Wen Yili ay kinakasama, mm-hmm, ng kanyang ama. No? So inamin niya naman yun eh. No? So parang nagtutugma yung story na yung kanyang ama may dalawang pamilya. Mm-hmm. That's my own personal analysis based on the records. Okay, Vec. Sir, ang sabi po ng abogado ni Mayor Go, hindi malayo naman yung itsura nung picture dun sa passport kay Mayor Alice. Anong masasabi niyo po dun? Well, para sa akin, hawig na hawig eh. No? Hawig na hawig. And again, the next corroborating data, si Wen Yilin. No, doon sa data, si Wen Yilin yung nanay at ang dependent daughter, ang tawag ng BOI dependent daughter, ay si Guo Huaping. No? Mm-hmm. So that's puts them together in that document. No? Yun yung magkasama in that document. Mm-hmm. And then you said, sir, na may malaking reforma na dapat gawin sa pag-issue ng documents. Ano po specifically yung dapat mabago? Well, gawin? Yun ang dapat nating pag-aralan mabuti. No? Iniisip ko nga na dapat talagang may accountability yung dalawang dapat may accountability. Una yung taong nagpanganak, no? The midwife, the hospital, even yung maghihilot, dapat siya mismo tumistigo personally na siya yung taong nagpanganak doon sa bata, no? Dahil hindi pwedeng blanco yun eh. Mm-hmm. Yun yung direct evidence na siya yung tao na doon at nakita niya yung bata. Pangalawa, pagdating sa pag hospital nangyari yan, dapat may accountability rin yung hospital na siya na mag-provide sa Register of Deeds na talagang pinanganak dito sa amin itong batang to, no? So nawala yung link na yun eh. Kaya if you look at the late registration, yung hilot, mm-hmm, walang may pangalan pero hindi natin alam kung nasaan. Mm-hmm. Doon naman sa other late registration nila, may midwife pero walang nakasulat kung ano yung license number, kung ano. So hindi natin talagang alam kung sino yung taong nagpanganak doon sa bata, no? Butas yun eh, hindi natin, mm-hmm, alam yun. Pero sir, bakit kaya hindi tunay na birthday nila nilagay doon sa birth certificate na kinusa? That's a very good question. Si Alice Guo at this time is 34 years old, not 37, no? Mm-hmm. Based on sa birthday ni Guo Huaping. At nung 2000 and nag-initiate yung kanyang late registration 2005. Mm-hmm. At that time she was 19 years old. Ah, so hindi pa pwede. No? So pagbabawasan mo ng 3 years, uh-huh, yung 19 magiging 17 lang siya. Mm, so pero at that time bumibili na sila ng lupa, nag-incorporate na sila ng papers. Mm-hmm.
Oh, so hindi ka, pag minor ka, hindi ka pwede bumili ng lupa, hindi ka rin pwede mag-incorporate ng mga corporation. Mm-hmm. So ang theory ko, again, personal kaya analysis pinatanda. Ko, pinatanda niya para si Alice ko pwedeng mag-incorporate ng mga corporation, pwede rin siya bumili ng lupa. Mm-hmm. Pero 3 years younger siya. Mm-hmm. Yeah. So yun ang aming analysis. Mm-hmm. Okay, Cecil. And then Danielle. So ibig sabihin sir, hindi 37 years old si Go doon sa sinasabi natin. Hindi. She's only 34 kasi ang birthday niya is August 31, 1990. So additional perjury yon if ever. Tama ka doon. And then sir, may sinasabi yung lawyer niya si Attorney David na somehow may violation of the Privacy Act. Daw yung salen niya at saka yung identity niya ay hindi dapat minimade public kasi sinasubmit lang nila sa Senate. In aid of legislation lang dapat ang gamit. Limilihis siya sa pinaka-topic eh. I think dinidivert nila yung attention. Hindi naman yung attention. Ang punto dito is yung kanyang peking birth certificate at dinoktor yung kanyang birth certificate. At idudugtong ko rin to sa Pogo. Siguro, sinasabi nila marami kasi nagsasabi, eh Pogo, paano napunta tayo doon? Ito kasi naging daan para bumili ng lupa. No? So kung ikaw ay Pinoy at nagamit mo yung late registration para maging Pinoy, pwede ka bumili ng lupa. Pag pwede ka bumili ng lupa, pwede ka na magtayo ng Pogo Hub, pwede ka na magtayo ng Pogo Facilities, at pwede na rin pumasok sa'yo yung pera. No? So ibig sabihin, dahil Pinoy ka, pwedeng i-remit sa'yo yung pera, ikaw na magpapatayo, ikaw na bibili ng lupa. Para makabili ng lupa, para makatanggap ng pera, para maipatayo yung Pogo. So that's the connection that I'm looking at. So pag pinag-sum up natin at mapapatunayan na hindi talaga siya Pilipino, pwedeng i-forfeit ng government yung lahat ng property? Pwede, pwede mangyari yun. Magiging defective yung purchase niya. And last na po. Sir, yun ba sa tingin mo, family lang nila Go yung nagpapaikot dito sa sistema natin, or do you think China sponsored ito para ma-penetrate talaga yung inuunti-unti yung Pilipinas na kunin? Hindi ko alam yung ganun na angulo, tsaka hindi ko masasabi with certainty, but right now everything is possible dahil nga with this late registration, kahit sinong dayuhan, no? Ikaw pwede kang maging Hapon, pwede kang maging Koreano, pwede kang maging Nigerian, at dumaan ka dito sa late registration, no? At ang sinasabi ko nga, kung magiging automatic Pinoy ka through late registration, pwede kang bumili ng lupa, no? 'Yun ang medyo dapat natin tignan mabuti, dahil pag bumili ka ng lupa, pwede ka na magpatayo kung anong gusto mong ipatayo. Okay, thank you. And then Danielle, and then Marlon. Hi sir, ako po yung di nyo stop. Sir, ingin lagi po lang na, nasa likuran nyo sir. Kala ko si ano yun eh. Ang daming article si eh. Si Senior Aguila. Sir, hingan ko lang po kayo ng reaction. Sinabi po ni nung company Mayor Go, parang they are still inclined na tumakbo sa 2025. Importante yung action ng Solicitor General. Because judicial process yan, magpa-file sila ng case. At dito patunayan ng Office of the Solicitor General na hindi siya Filipino. At yun na nga, nagsinungaling sila doon sa kanilang birth certificate. So importante yan, that's the first step. Dahil kung nangyari yan, then hindi na siya pwedeng mag-file ng Certificate of Candidacy. Kasi, dahil isusulat mo doon, are you a Filipino? Hindi niya na ma-check yun, yung box na yun. So ibig sabihin sir, kailangan kumilos na ng mabilisan kasi kung malapit na yung filing. Yes, tama October. Ka doon. Yeah, that's a very good point. Dahil October na yung filing, at kung walang kaso or in kaso pending, pwede siya, technically, pwede pa siya mag-file ng Certificate of Candidacy niya. Pero pwede siya ba disqualify, sir, in case na during the campaign, lumabas yung result? Ako, I would assume, pag final niya yun, maraming taga-Bamban magpa-file ng disqualification because of this. No? Most likely, makakalaban niya bilang alkalde. No? So, magpa-file siya. So, babagsak rin doon sa hearing. Pero pag-file mo, hindi automatic yun. Magkakaroon ng hearing, papatunayan mo. Mm-hmm. So, mayroon ring round of due process. No? Mm-hmm. Si Marlon and then Nimfa. Sir, as pointed out nung mga lawyers ni Guo, sabi nila, he who alleges should prove yung allegation. Meron pa ba sir iba pang ebidensya, documentary na makukuha pa o mapepresent? Meron pa.
Hindi ko lang masabi ngayon kasi we're still in the process of validation, pero meron pa na direktang magpapatunay na hindi siya Filipino dahil nanay niya si Wen Yili. Meron pa. Sir, and then what will happen kung hindi mapatunayan ni ay Guo yung kanyang Filipino citizenship? What will happen to her? Ang process ay nakikita kong process yan, yung kanyang birth certificate ay ma-invalidate. At since wala na yung birth certificate niya, invalidated na, hindi siya magiging Filipino. At ang next step dyan, i-determine kung anong nationality siya. Pero siya na magde-determine nun dahil hindi na natin, Pilipinas to, hindi na natin trabaho kung ano i-determine yung nationality niya. No? Ang trabaho lang natin ay ma-invalidate yung birth certificate niya dahil nga yung mga impormasyon na binigay ay mali-mali. No? So, but ngayon kung anong nationality niya, siya na magpapatunay niyan kung ano yung magiging nationality niya. Sir, yung in connection dun sa tanong ni Ma'am kanina, we all know that Pogo only came into existence 2019 dun sa laga sila dumami. But there were acts committed by Guo and her father, their family, way before nung nagkaroon ng Pogo sa Pilipinas. In fact, as you earlier mentioned, nagtayo na sila, nag-incorporate sila ng iba't ibang company na it would appear na hindi naman kumikita ng malaki. Ano sir yung tingin nyo yung dahilan bakit niya nila dadayain yung citizenship ng mga anak, magtatayo ng company na maliliit? Do you think this part of what you previously mentioned na money laundering yung activity talaga? Hindi ko lang masabi ngayon, no? But I had a meeting with AMLAC last Friday. Nagpa-brief ako. Hindi ko lang masabi ngayon kasi I told them I'll treat that as an executive session because ongoing pa yung investigation. But definitely mabigat yung angulo ng money laundering. And we'll request AMLAC to present their findings kung kaya na next Tuesday o kung ano pang pwede nilang i-present. But definitely, yung angulo ng money laundering, mabigat yun. No? At I hope that AMLAC can already present some of their preliminary findings on sa hearing. No? But, but yung angulo na yun should be pursued. Dahil ang kinakatakutan ko, pag itong money laundering hindi natin mapipigil, pumapasok ang pera na hindi natin alam saan nanggagaling. At nagagamit yan sa politika, nagagamit yan sa iba pang hindi tamang bagay. Dahil hindi mo alam saan ang source. Eh. Hindi mo rin alam saan ang paggastos. No? Mm-hmm. At kaya if you look at the financial statements, talagang wala kang makikita doon. Eh. Pero makikita mo naman sa lifestyle ni Guo Huaping. Mm-hmm. Nakikita mo naman yung kanyang campaign, no? Nasa social media yon. Hindi ordinaryong kampanya yon. No? Yung bumababa ka sa helicopter, hindi ordinaryo yon. No? So, definitely may pinagkukunan silang pera. And then, Nimpa. Sir, sa mga recommendations ng committee, likely ba kasama yung pagsasampa ng kasong perjury against the mayor? Possible yan. Possible yan. Lalo na sa kanyang father. Sinabi na rin yan ng PSA, no, na pwedeng mag-file ng perjury against the father kasi yung father ang nag-file ng late registration birth certificate. At nananawagan din ako sa PSA, nalaliman pa yung investigasyon nila sa sindikato na nangyayari sa loob ng mga civil registrar. Ako naniniwala ako na merong sindikato sa loob eh, dahil hindi ito the first time. No? So, ang PSA dapat should investigate also dahil sila yung naging butas. Eh. At hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung late registration. Kung hindi nila ma-investigate kung sino itong mga sindikato, tuloy-tuloy rin tayo nag-i-issue ng fake birth certificates. Sir, kay Mayor kasi, di ba, nung una dininay niya na meron siyang mga kapatid, pero eventually inamin niya kasi kasama correct niya pala pa-abroad yung isa sa mga kapatid. Si Sheila Guo. So merong inconsistencies correct or lying. So, yun ang magiging basis din, sir, ng recommendation ng perjury. Pwede rin yun. Dahil nga, the first hearing talaga, completely outright denial
doon sa dalawang kapatid niya. Pero nung second hearing, bumaliktad siya, no, na kilala niya pala at pinoprotektahan raw niya yung mga kapatid niya sa intriga, no. Pero hindi, palusot na lang yun eh, sa totoo lang, no. And meron din kaming doon din sa incorporation papers ng mga Guo family, ang presidente si Alice Guo, ang treasurer or corporate secretary si Sheila Guo. So nakita namin na itong dalawa hindi lang sabay na bumabiyahe, magkatrabaho rin, no. So obviously nagsisinungaling siya. How about contempt, sir? Contempt. Possible yan. Pero sir, kasi dun sa dalawang hearings, nire-raise na lagi na nagsisinungaling si Mayor Guo, pero bakit hindi pa ho siya nakocontempt? Possible yan. Binibigyan, dahil nasabi ng chairman, dahil nga public officer siya, binibigyan rin natin siya ng, kumbaga, ng leeway para ipaliwanag yung sarili niya, dahil lingkod bayan rin siya, no? But since ngayon, suspended na siya, no? Pag kinontempt siya, hindi na siya mayor eh. May vice mayor na nag-ooperate o nagpapatakbo ng banban. So, posibleng mako-contempt siya pag nagsinungaling pa rin siya. No? Dati kasi pag nagsinungaling siya, na-contempt siya, incumbent mayor siya. But since suspended na siya at merong OIC mayor, possible na i-contempt siya pag tuloy-tuloy pa rin yung pagsisinungaling niya. Contempt and detained here in the Senate. Senate. Yes. So, sir, possible na patong-patong na kaso kakarapin ni Mayor Guo. Di ba, non-bailable ba yung sa human trafficking na... Yeah, kaya akin, before I answer that, kaya gusto ko ulit ibalik yung DNA. Mawawala itong accusation sa kanya kung nagpa-DNA siya at si Wen Yilin. No? As simple as that. Kung si Wen Yilin at siya nagpa-DNA at hindi sila mag-ina, mawawala itong lahat itong accusation sa kanya. No? So, kung ako sa kanya, magpa-DNA test na siya. Of course, full transparency, no? May mga witnesses, may media, para magkaalaman na kung sino talaga ang nanay niya. Sir, doon sa hearing ba next week, kasama na rin yung nangyaring pag-raid sa Porac, Pampanga? Yes, kasama na. According to the committee, isasama na yung discussion dito sa raid ng Porac. Mm-hmm. And then, doon ba, sir, involved yung si Dennis Cunanan? Nabasa ko lang sa statement ni Senator Risa, being the chairperson, siyempre siya ang may call kung imbitahan si Dennis Cunanan, but nabasa ko na imbitahan siya, no? Dahil nga naging consultant siya sa Lucky South 99 at, if I'm not mistaken, sa Hongsheng, naging consultant siya. Both of which connected sa human trafficking, scamming, and torture. Sir, dito sa tinatakbo ng issue sa Pogo at kay Mayor Alice Guo, do you think mahaba pa ito or malapit na matapos? I hope na malapit na matapos, dahil makikita natin hindi lang human trafficking, scamming, torture ang nangyari, pati yung pag-aabuso sa proseso at sistema natin sa late registration. Nakahanap ng butas itong mga criminal syndicates eh. Kung hinayaan natin sila at wala tayong gagawin sa late registration natin, magiging Pinoy ang mga sindikatong yan. Hindi malayo na magiging Pinoy sila kasi nakakita sila ng butas eh. At ang late registration, LGU ang nagpapatakbo niyan. So we're talking about 1,600 civil registrar na pwede nilang puntahan at suhulan, no? Dahil anywhere pumunta ka doon, pwede kang i-issue ng late registration birth certificate at automatic magiging Pinoy ka. Okay, last two question, Marlon and then Nina. Sir, doon sa research nyo, meron din ba kayo nakitang similar information sa mga nakuha ni Sen. Risa regarding the role of former and present government officials sa operation ng Pogo sa Porac and Bamban? May mga names na na-float during the executive session, but hindi ko masasabi, no? But may mga names, no? Nabanggit ko nga na marami ng connection ni ng Pogo, yung Pogo, yung Galamay na kumakalat, na may mga names sa political circle. And also, may nabanggit din po kayo na parang lumalabas ang PAGCOR pa yung weakest link doon sa among government agencies that you ask for help
para imbestigahan tong Pogo industry? Definitely sila yung, dahil nga sa conflict of interest nila, hindi nila nagagawa yung regulation ng mabuti. No, kasi yung conflict of interest nila, may regulation power sila at may operation powers. Kumikita sila sa operation, pero sa regulation, naghihigpit sila. At nakita ko ito yung isa ring butas ng PAGCOR, isang weakness ng PAGCOR, na hindi nila nare-regulate itong mga Pogo mabuti dahil kumikita sila sa kabilang banda. Gusto nila as many Pogo as possible. Bigyan kita ng halimbawa, ito lumabas rin sa committee hearing, na yung incorporators ng Zunyuan at ng Hongsheng, lahat peking address at peking tao. Hindi mahanap ng committee secretary kung nasaan sila. So, dapat ang ginawa ng PAGCOR dyan, inisa-isa nila mga incorporators. Pag nakita nilang peke at hindi mahanap yung address, kaagad huwag nabigyan ng lisensya. Pero yung Hongsheng at Zunyuan nabigyan ng lisensya. Kaya naka-operate pa sila eh. Naka-operate pa sila. Sir, si Debbie held liable for that? Accountable rin sila, definitely. You know, that's why hindi lang natin titignan yung accountability ng mga sindikato or ni Go Huaping. Accountability rin ng PAGCOR, even PSA. Dapat accountable rin sila dito dahil nga nakita natin na napakalaking butas sa sistema natin itong birth certificate at late registration. At paano sila, sir, panagutin? Sinong magpa-file ng... Well, nag-file ako ng resolution to investigate itong late registration gap natin, no? Late registration problem natin. Para sa akin, mas malalim pa ang dapat nating imbisigahan dito sa late registration. Makita talaga natin kung ilang late registration ang mabigyan at ilang doon sa late registration kumuha ng passport. Dahil nakita ko yung trend, pag binigyan ng late registration, ang next step, kukuha ng passport. Tapos sasabihin, o Filipino passport ito at Pinoy ako. Mm-hmm. But pag tinignan mo yung supporting documents, late registration process or late registration birth certificate ang ginawa nila. So may pattern na nangyayari. At na-detect na rin yan ng DFA na ganyan ang nangyayari. Meron ba, Maron? Okay ninyo. Lang ipinasok na pera nung tatay kasi may declaration doon, di ba, ng pera na dapat lang ipasok dito. Magandang tanong yan. Wala pa akong dokumento dyan. Pinapasubmit rin namin yung dokumento tungkol sa investment. Tapos kung ano-ano mga investment yung tinuntahan ng pera. Doon kay Wen Yilin, ang investment niya ay sa Valenzuela. Doon nakasulat doon. At yung company niya, embroidery company. No? So yun yung nakasulat sa Special Investors Resident Visa. But yung as to the amount, wala pa kaming hawak na dokumento doon. Tapos ngayon, sir, yung iba pa nilang visas, enough ba yung pinasok nilang pera para mailipat at makapagtayo pa ng iba-ibang korporasyon? Doon sa pampeles na nakita namin, hindi kumikita yung kumpanya nila eh. No, kung kukita lang, mga 100,000, 200,000, yun ang nakita namin. At binavalidate namin yan sa BIR. No. Ipapakita nilang namin 'yan during the hearing. Dahil ang ultimate dapat kung kumikita ka, nagbabayad ka sa BIR ng iyong income tax, no. So 'yun ang aming binabangga. Ang hawak lang namin yung SEC papers kung saan dinideclare mo rin doon yung kita ng kumpanya mo. Pag kumita ka, ipa-file mo naman ng tax return mo para magbayad ka ng buwis. So ibig sabihin, sir, hindi kayang ipaliwanag ng pera nilang ipinasok at yung kanilang buhay na sistema ngayon sa Pilipinas. Iba kasi yung dinideklara mo sa SEC at sa BIR, iba rin yung pumapasok na pera. Magkahiwalay ito. Pwede kang nalulugi sa declaration mo, pero yung perang pumapasok sa'yo, malaki. AMLAC naman na nakakakita nun. Mm-hmm. At based sa information na ibinigay nila, malaking posibilidad na may money laundering. Mm-hmm. Ngayon, as to how much at yung detalye, hayaan ko na sila mag-explain. Sir, yung mga banko ba, hindi po pwedeng panagutin dahil under the AMLAC law, kailangan silang mag-declare, di ba, kung meron ng sumobra yung pagdi-deposit sa isang... Tama ka dyan, no? Dalawa kasi yung dinideclare ng banko, yung suspicious transaction at yung covered transaction. Tama ka dyan. May angulo rin na pagkukulang ng banko sa pagbibigay ng on-time information. Dapat tingnan din yan. Dahil importante, parimbawa, diba lahat naman tayo dumadaan sa know your, una-una yung KYC, know your client. No? Alamin mo kung anong pangalan niya, saan siya nakatira, sino nanay, sino tatay.
So lahat 'yun kukunin ng bangko. Pangalawa, pag ang transaction mo more than 500,000, tatanungin ka na, saan galing 'yan? Nagbenta ka ba ng lupa? Kumita ka ba sa kumpanya mo? Dividendo ba 'yan? I-declare mo lahat 'yan. Pag hindi mo din na-declare 'yan, nagiging suspicious transaction 'yan. Ibibigay lahat 'yan sa AMLAC. No? So lahat ng information yung tawag ko cash flow in and out, AMLAC ang nakakakita niyan. So hiwalay yung declaration sa SEC at BIR, hiwalay yung sa AMLAC. Okay, last na lang yung kay former Secretary Roque na dun sa isang raid, di ba may nakuhang dokumento na nagde-declare nung pati yung EA niya ginagastusan ng ating pamahalaan? Hindi ko pa napag-aralan masyado yung angulo na yan. But definitely may nakuhang mga dokumento doon sa PORAC. Mga tanong ko kasi bakit may dokumento doon na ang pangalan Harry Roque, at meron bang relasyon si Harry Roque sa kumpanya? Sa kumpanya, no? Doon sa Lucky South 99. Hindi ko pa nakita yung mga dokumento doon. So, okay. I-check niya, sir, kung protector o abogado siya ng mga kumpanyang yun? Well, tine-check namin lahat. No, let's put it this way. Lahat ng mga lumalabas sa pangalan, tinitignan namin, binavalidate. At ang importante dito, validation. Kasi ayaw rin nating magkaroon ng pag-accusa na wala namang basehan. No? Mm-hmm. So, mga raw documents to na pinag-aaralan pa lang ngayon. No? So, okay. Ipapatawag din si Roque ng Senado? Chairman lang ang makakasagot niyan. Thank you, sir. Okay, Nympha. Nympha. Junior, sir. Junior. Sir, isa lang po. Bukod po dun sa pag-cancel nung Filipino citizenship, kung sakaling mapatunayan, possible din po kaya yung deportation? Possible yan. Dahil kung hindi ka Filipino, dapat may visa ka dito. At since hindi naman nag-issue ang DFA ng Bureau of Immigration and DFA ng visa, then wala kang karapatan na tumira dito sa ating bansa. Dapat lumabas ka. Now, ang question, saan ka pupunta? Kasi we have to, siya mismo dapat establish niya kung ano ba yung nationality niya. No? Kasi ang missing link nga yung nanay. Eh. Pero sir, ipadideport na bagad, paano kung may mga violations ang ginawa dito? Papanagutin ba siya or pala inap na yung palabasin ng Pilipinas? I think titignan siguro ang mangyayari diyan, magfa-file ng kaso. Mm-hmm. Yung mga iba't ibang ahensya, depende sa kasong ifa-file. Pero isa nga diyan yung parang lumalabas overstaying . Dahil mm-hmm. hindi ka Filipino, no? So titignan lahat yung mga kasong yon. And sir, hindi, okay. Teka muna. And sir, hindi lang si Mayor Alice, pati yung family, yung buong family ng Guo. Well, based sa Bureau of Immigration, wala na dito si Guo Jiangjong. Wala na rin si Lin Wenyi. Hindi pa namin na-check yung mga ibang personalidad, no? Pero yung dalawang allegedly magulang niya, wala na dito. Thank you. Okay, Raymond. Okay, sir, paano pagkasal sa Pilipino citizen? Pilipino talaga si Mayor Alice? Naisip ko rin yan. No? Naisip ko rin yan, pero parang act of desperation na siguro yun pag gagawin, no? Hindi naman yun yung naging punto, prospective na yun, pero hindi naman mawawala yung liability mo sa mga ginawa mo in the past. Hindi naman siya natural. Yeah. Pwede ba yun? Hindi siya natural born, sir. Kapag napangasawa Pinoy, magiging Filipino citizen, magiging Pinoy siya kasi asawa niya Pinoy, eh. Pero hindi naman mawawala yung mga ginawa. Kumbaga, nagpakasal ka, yung mga ginawa mo sa una, liability mo pa rin yun. Yung mga sa prospective lang naman yung kasal. Yan ang claim. But sir, before... Hindi siya naturalized. Okay, yeah, John. Parang ganun. Protecting stateless person. I have to review yung mga batas na gano'n. Medyo complicated nga kasi kung marirevoke ko yung kanyang birth certificate. No? Unless yung kanyang Chinese passport is still outstanding. Yun ang hindi natin alam. No? Okay. Yung last time na ginamit ni Guo Huamping yung kanyang Chinese passport is 2011. No? Mm-hmm. So merong passport number doon. No?
Okay, may pahabol, ma'am. And then meron ko pa rin, Nimpa. Sir, comment lang po. Yung PAGCOR daw po kasi aside from yung mga in-issue sa POGOs, meron daw pong in-issue na license sa mga online gambling operators na targeted towards Filipino market naman. There are about 40. Hindi ko pa na pag-aaralan mabuti yan. No? But ang aking initial reaction, wag naman ito maging Isabong the second. Mm-hmm. Dahil kung matatandaan natin yung Isabong, ultimo mga elementary students tumataya. Okay. Eh. Mm-hmm. No? At dahil ngayon GCash napakadaling kumuha, madaling magtumaya, madali rin kumuha ng yung panalo mo. Mm-hmm. No? So hindi ko pa na pag-aaralan mabuti yung konsepto nitong itong kanilang I think online gaming yata ang tawag. Mm-hmm. But ang initial reaction ko, wag sa bata, no? Dahil ang taya ngayon pag online anywhere pwede mong gawin eh. Mm-hmm. At hindi naman mababantayan ng magulang yung kanilang mga anak kung tumataya o hindi. At sir, crucial dito yung role ng mga telecom companies, di ba? Dahil ito yung online, sabi niyo nga pati doon sa mga cybercrime na involving POGO. Oo. Talking about that, malaking papel dito. Nakita ko may trend, no? Pag nagre-raid, katakot-takot na prepaid SIM cards mm-hmm. ang nakukuha doon. Kaya naging inutil na ang NTC pagdating sa pag-iimplementa yung prepaid SIM card registration. Uh-huh. No? Yung SIM card registration daw natin, mahigpit yun. Dapat pakita mo yung identity mo, tsaka kabibigyan ng SIM card. Pero nakita natin doon sa isang hearing na isinagawa, pati unggoy nakakakuha ng SIM card. No? So, kaya nakita natin na libo-libong SIM card ang nabibili nitong mga POGO companies at mga criminal syndicates. Lahat ng mga raid mayroon talagang mga SIM cards, no? Kaya naging inutil na yung NTCs pag i-implementa nito at naging ano rin sila, mayroon rin silang accountability diyan. Dahil hindi lang pwedeng sabihin nila na no, na not a silver bullet or silver ultimate solution. Hindi yun. Ang punto doon, may batas tayo. Dapat ipatupad yun. At hindi nila pinapatupad ng mabuti itong batas na ito. Kung meron silang legislative proposal, di mag-propose sila. But after 2 years, wala naman kaming naririnig na legislative proposal. Okay, last question from Nimpa. So, nakikita niyo bang flight risk si Mayor Guo? And kung if she is, kailangan i-suspend or cancel ang passport, although sabi nyo nga meron pa siyang Chinese passport. Kung may Chinese passport siya, easily pwede siyang bumalik ng China. Palamigin muna yung sitwasyon. Wala tayong magagawa dahil Chinese citizen siya. No? So, yan ang pwede mangyari. No? Possible yan. Possible. Kung talagang nagigipit na siya. No? Flight risk, sir? Possible. Possible. Possible maging flight risk siya. Possible. Okay, with that, thank you. Thank you so much, Senator Win Gatchalian. Maraming salamat sa kanyang mga media officers, sina Anna, JV, and si Cecil. Cecil Lardizabal. May dadagdag pa kayo, sir? Wala na? No more? Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.